Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Martes ng gabi po ngayon, mga kapatid, at syempre ito pa rin po ang Juicy. Magkakasama kami ni na Icy Mendoza. At laging karangalan namin sa Juicy ang makasama Direct Joey Javier Reyes. Magandang gabi! Yes! And shalala na may mga pakpak naman ng manok ngayon. At syempre, ang aming Mrs. X-Deal, Gladys Reyes. Yes, at baserista pa. Oo. Ayan na. Buena mano mo. Ikaw kagad. Yes, buena mano showbiz feed ito, ha? Wait lang. Ate Gladys, ang ganda-ganda mo today. Wow. I love your dress. Ang pero sobra. Ang ganda rin na sinabi mo kanina bago mag-tape. Yung manok. Hoy, ayaw ng plates and things ang ganyan. At saka ng GB. Folded in hang. Oh, don't forget. Of course, folded in hang. Pero ito na. Ito po, may disclaimer muna, Nay. Ito po ay binabasa ko lamang dito. Ay! Ha? Mula po ito. Umurungan po ito. Hindi naman po. Ito'y binabasa ko lamang. Mula ito kay Miss Janice Navida. Ay, naku, matapang yan. Ayan, Ate Janice. Ito, alaga ni Annabelle, bagong favorite ng TV host, RC at Madir, dinala na sa Singapore, binigyan pa ng mamahaling bag ni Willie. And Nay, ano masasabi mo dito, Nay? Bilang malapit ka kay Willie. Kay Willie, ito yung huling biyahe sa Singapore. Pero palagay ko, dahil hindi lang makakasama yata sila Tita Annabelle, kaya ang pinasama niya, yung mag-ina, si RC at saka yung nanay. Representative, kumbaga. At saka, eto sorry sa pagkakilala ko kay Willie Revillame mula ulo hanggang paa, hindi yung tipo ni RC ang makakarelasyon niya. Iba. Bakit, Nay? Hindi yung ganong itsura at hindi rin ganong forma. Basta alam natin Saka, alam natin pagka in love yung ating kaibigan. Saka yung trip to Singapore na hindi na naman si RC kasama. Napakarami nila. Alam naman natin si Willie siguro. Kung nabigyan man dancers. Kung nabigyan man ng regalo si RC, lahat naman ng tao binibigyan ng regalo. Lahat ng kasama binigyan ng Louis Vuitton. Ay, ganon. Hindi ba naka 9 million siya? Naka 9 million siya na mag-shopping sa Singapore. Ay, tagay na. Ano masasabi mo dito sa follow-up? Na kahit daw super layo ng agwat ng edad nila Mr. Willie Revillame at the RC, ay galante naman daw si Willie, kaya tanggap daw ni RC na maging bihan. Bakit para namang napaka-materyosa ng pagkakalarawan dyan kay RC? Parang pananaw lang naman yata. Isang pananaw lang yan. Tsaka alam ko ang alam ko kasi si RC nakakasama ko yung sa gimmickan. Ang alam ko, meron siyang non-showbiz boyfriend. Oo, meron kabanda. Boyfriend, showbiz. Banda. Banda. Okay. Sa mundo ng musika. So, si Willie. Huwag mo nang pahabain. Eh, bakit ba binabasa ko? Ano nangyengelam ka binabasa ko? Parang pinalalabas mo lang i-intriga si Gladys, gano'n. Meron na siya ako, ha? Ang gaganda ng mga outfit ng anak ko. Balita ko, ex-deal din yun. Ano ka ba? Ayaw ng big and small lang ganyan. Eto pa! Eto pa, alam mo, sabi, Diyos ko, itong mga anak ko, parang tahanan na nila itong studio. Nakakapaan na lang. Tinanggal kasi ni Grant yung kanyang sapatos. Pero ang pinakasosyal, tatlo ang yaye. Ilan? Tatlo. Dahil tatlo ang Junakis. Ex-deal din. Sponsor. Ay naman mga kapatid. Ito na po ang pagkakataon para silipin natin ang mga nagbabagang balita dito po sa ating bigating Express Pasabog. Express Pasabog Top 5. Dahil sa sobrang pag-inom ng alak, Baron Geisler, nawalan na naman ang proyekto. Hindi pa man natatapos ang taon, ay isang kontrobersya na naman ang kinasangkutan ni Baron. At ito ay kaugnay pa rin ng sobra-sobrang pag-inom niya ng alak na di umano'y naging ugat ng pagkakatanggal niya sa isang proyekto sa Kapamilya Network. Ayon pa sa ilang write-up sa dyaryo, ay wala pa rin daw pagbabago ang aktor kahit na nagpa-rehab na ito ng ilang buwan. Nagka-problema lang sa immigration actually, yun lang. But that's it. That's just about it. Wala talaga siyang issue actually. So, ginawan lang ng issue rin. So, sa tingin mo kayo galing yun? Kasi nasa ibang bansa ka na nun, di ba sa airport ka na nun? Tapos, hindi ka eh, syempre, pag may, alam mo naman yung mga tao, di ba? Pag kami mga ganyang abiriya, ilalagay ka, lalagyan ng kulay ka agad. Express Pasabog Top 4. Kaya ayaw raw magka-boyfriend, Sam Pinto. Takot mawala ng panahon sa magiging karelasyon? Matapos tanghalin bilang FHM Sexiest Pinay, ay naging sunod-sunod na rin ang proyektong dumarating para kay Sam. In fact, ay isang action film ang kasalukuyan niyang ginagawa kasama ang magaling na actor-director na si Cesar Montano. Pero hindi pa rito natatapos ang pagiging busy ni Sam dahil maging sa commercials at pictorials ay talaga namang in-demand ang kanyang beauty. Kaya naman ang tanong ng karamihan, ito rin ba ang dahilan kung bakit natatakot si Sam sa commitment? Totoo nga bang natatakot siyang magka-boyfriend dahil sa kanyang pagiging busy? I guess it's really my choice kasi sobrang busy ko ngayon.
parang everyday may trabaho talaga ako. Kawawa naman siya kung meron man. Wala na akong oras para sa kanya. Pero I'm still open naman. I'm still open to dating or, yeah. At sa atin pong pagbabalik sa Juicy, mga kapatid, ito direct talagang hanggang ngayon. Sa YouTube, tumutok ka. Annabel Rama, ilang click na yung ano, grab, ilang hits na yon. Sobrang na. Tindi. Dahil kasi doon ipinakita yung paglalarawan kay Tita Annabel mula sa fiscal's office, sa kababa ng ground floor, papasok ng van. Grabe! Sabi ko nga ako talaga kay Tita Annabel. Pinanood ko yan sa YouTube. Oo, ako din. From the fourth floor hanggang parking lot, non-stop. Wala makakagawa nun. At nangingi na siya ng tawad sa piskal. Nagtatatalak talaga ang lola niyo hanggang sa ibaba. At yun nga, pagkababa niya, hindi lang doon natapos, pati sa Twitter hanggang, di ba? Habang sa kotse, patuloy pa rin. Tuloy-tuloy yun eh. Papasakay na ng van. Ito, wag mo itong buburain, Daya. Ito, sabi niya, Dong, wag mo ikakat ito ah. Magpa-drug test ka na, Diyo Montenegro. At magpatingin ka rin sa doktor, baka yung mga turilyo mo maluwag na. Hmm. May kwento isang cameraman na isa-isa. Naubos na yung battery nila. Wait lang po. Ah, sige. Sinakyan. Pero how true? Galit din siya kay Mark Heras? Hindi, syempre, girlfriend ni Mark. And nakita mo naman yung tweet ni Mark Heras and si Tita Annabel active rin sa Twitter. Nakita niyo yung tweet ni Mark, meron pang mura, may mura pa. Tapos sabi niya, don't mess with my Montenegro family. Binasa natin yan dito. Ay, nako! Umpisa pa lamang po yan, mga kapatid. Ang dami pa po namin pasabog dahil... Ito, huling agupit, ang sikahang nag-iinit. Todo-todo ang hirit sa... Juicy! Juicy!